pagi sa paghunir sa banwa, tanang puwersa agaburnyugan, ABS-CBN Palawan, sa serbisyo iang mga Pilipino. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, isang locally stranded Palawenio na umuwi noong June 5 sakay ng barko, positibo sa COVID-19. Mga otoridad nagpaalala na bawal pa rin lumabas sa ilalim ng MGCQ ang mga senior citizen, menor de edad at mga buntis. Environmental Legal Assistance Center iginiit na dapat masampahan ng kaso ang ilegal na pumasok sa timberland ng Barangay Pangkol sa bayan ng Taytay. Mahigit 600 nakumpiskang modified mufflers pinison ng Puerto Princesa City Traffic Management Office. At ano sa salitang kuyunon ang mag-ingat sa mga sakit sa pagpalit ng panahon? Alamin sa homework. Mula sa ABS-CBN Palawan News Center, narito na ang TV Patrol Palawan! Mayroon nga po ang Palawan, isa na naman pong umuwing Palawenyo ang nagpositibo sa Coronavirus Disease 2019. Siya po ay dumating nito pong June 5 dito po sa Palawan. At kasabay po niya ang ikalawang naging positibong kaso ng COVID-19 na umuwi dito po sa Palawan. Nagpapatol si Rex Ruta. Nadagdagan ngayong Miyerkules ang bilang ng kumpirmadong kaso ng Coronavirus Disease 2019 sa Puerto Princesa. Isa itong lalaking locally stranded individual na kasabay na umuwi ng isa pang LSI na nauna na nagpositibo sa COVID-19. Hunyo 5, dumating ang mga ito kasabay ng 83 LSI, 11 Returning Overseas Filipino o ROF at 9 na Authorized Person Outside of Residence o APOR. Sakay sila ng MV St. Leo the Great na kasalukuyang nasa quarantine facility. Right now po ay siya ay kasalukuyang nadalhin po sa isang isolation facility natin para siya po ay mabantayan at matingnan ng husto po ang kanyang mga health status po. Sa obserbasyon rin ng local IATF, maaring ang panibagong COVID positive ay nahawa lang ng virus sa kasamang LSI dahil siya ang isa sa may pinakamalapit na contact dito. Wala rin naman daw dapat ikabahala dahil hindi nagpapakita ng malalang sintomas ang mga COVID positive. Mahigpit din ang ginagawang monitoring sa kondisyon ng kanilang kalusugan. Sa ngayon ay meron pang 6 na resulta na hinihintay. Kasama nila nagbiyahe mula mula Manila. Actually, kasama niya sa vehicle. Mula doon sa biyahe niya sa province na 'yon papunta ng Manila, magkakasama yan sila. So sila yung sabi, kaya nga nung may confirm na tayo na number 2, parang sino-sino yung mga nakasama mo, tatanong mo sa number 2, ito. Kung sino mga yan, maghintay tayo ng 7 days, at least 7 days ang minimum. Pwede na rin yung 5 days, pero mas magandang 7 days. After 7 days, pwede mong schedulean kung kailan siya isaswab para matingnan mo talaga kung meron talagang virus siya o hindi. Ilang LSI at ROF rin ang nakauwi na sa kanilang tahanan matapos na sumailalim sa 14-day mandatory quarantine. Naipasa na rin sa mga airlines at mga bumabiyahing barko ang resolusyon ng local IATF na limitahan muna ang pagpapauwi ng mga Palawenyo dahil sa kakulangan sa quarantine facility. Rex Ruta, ABS-CBN News. Nagpaalala po ngayon ng Puerto Princesa City Government na sa ilalim ng Modified General Community Quarantine ay bawal pa rin lumabas ang mga senior citizen, minor de edad at maging ang mga buntis. Nagpapatrol si Arlica Bristante. Muling pinaalala ng Puerto Princesa City Government na may ilang individual pa rin ang hindi pinapayagang lumabas sa ilalim ng Modified General Community Quarantine.
Base sa bagong resolusyon na inilabas ng COVID-19 Task Force, ang mga senior citizen, mga buntis at mga nasa edad 21 pababa ay dapat manatili pa rin sa mga tahanan sa ilalim ng MGCQ. Maaari silang mapagbigyan kung bibili lamang ng essential goods at may trabaho. Marami na kasi silang napapansin na tila nagbalik na sa normal ang sitwasyon. Tila kampante na ang mga mamamayan na lumabas ng tahanan. Kaya sa ngayon ay kailangan na daw itong higpitan. Oo, napapiente yan, early, no? Magko-complement na lang siguro din yung anti-crime natin kung sakali. Kasi magiging violation yan ng guidelines, eh. Apo. Pati ng bayanihan to heal as one act din. Kasi kaakibat yan yung batas na yan, eh. Hindi lang talaga siguro strictly na ipapatupad pa. Ang PNP katuwang ang Puerto Princesa City Anti-Crime Task Force ang siyang magpapatupad nito. Gayunman, nakikiusap ang mga otoridad na ipaalam rin sa bawat barangay sa kanilang mga residente kung sino lang ang dapat na lumalabas. Umaapela rin sila sa mga mamamayan na maging responsable rin dahil kalusugan rin ang bawat isa ang nakasalalay rito. Although sana malaking tulong rin yung barangay, no, na makapagbigay ng impormasyon sa ating mga mamamayan na katulad halimbawa ng senior at mga buntis, ano, na hindi pa sila dapat nasa labas ng lansangan kung hindi naman ito mahalagang bagay. Isa pa ay makakatulong ho yun, ano, na hindi na natin masita dahil kung sila mismo ang magpapairal nito sa kanilang mga sarili, no? Nang sa ganun, malaman naman nila na talagang hindi pa talaga karapat-dapat na nasa labas sila. Sana rin daw ay sumunod ang lahat ng mga establishmento, mapapribado man o gobyerno sa panuntunan na ito ng MGCQ. Kaya naman ang Palawan Electric Cooperative, kung saan isa sa dinadagsari ng mga tao, ay nagpaabiso na rin na pinagbabawal ang transaksyon ng mga senior citizen, buntis at may kasamang mga bata sa kanilang opisina. Mas mabuting iutos na lamang daw ito at magpadala lamang ng identification card. Mangyari lamang po na magpadala kayo halimbawa ng inyong valid ID para po sa pagbabayad po ng inyong pong statement of account kung kayo po ay isang senior citizen. At kung kayo naman po ay may anak o kaya naman po ay buntis, ay mangyari po na ipakisuyo na lamang po natin. Ayon pa sa mga otoridad, hanggat nasa ilalim ng community quarantine ng Puerto Princesa, ay hindi pa rin masasabing normal ang sitwasyon. Kinakailangan pa rin mag-ingat ng lahat. Ardi Cabrestante, ABS-CBN News. Nilinaw po ay ng Department of Social Welfare and Development Office kung sino ang kwalipikadong makakatanggap ng second tranche ng Social Amelioration Program dito sa Palawan. Nagpapatrol si Ardi Cabrestante. Sa mensahe ng DSWD na pinadala ng National Telecommunications Commission, inaatasa ng mga DSWD SAP beneficiaries na magparehistro ng SAC form sa www.reliefagad.ph upang mapabilis ang pagproseso ng ayuda. Marami ang napatanong kung kasama ba ang lahat ng SAP beneficiaries sa Palawan na una nang nakatanggap ng SAP at kailangan pa nga bang magparehistro muli sa Relief Agad app. Ayon sa Department of Interior and Local Government, sa sinagawang pagpupulong kamakailan kasama ang DSWD ay kasama ang Palawan sa ikalawang tranche ng SAP program. Pero paglilinaw nito, ang mabibigyan ng second tranche ang mga nasa listahan na hindi nabigyan noong unang tranche. Meron kami teleconference noong the other day. It appears na kasama ang Palawan, no? Ang buong Maropa. Di ba nag-ECQ tayo? Yes, so yung hindi nabigyan noon, yun ang bibigyan ngayon. Wala pa rin daw petsa kung kailan ito maibibigay at maghihintay pa sila ng abiso mula sa DSWD. Ang mga local government unit ang mamamahagi nito, katuwang ang DSWD. Ganon, munisipyo ang kausap nila dyan, ha? Municipal government. Ang barangay ay support lang. Siguro tulong-tulong lang, support. Samantala, sa inilabas naman na abiso ng DSWD Mimaropa, nilinaw nito na hindi angkop na gamitin ang Relief Agad app sa rehiyon ng Mimaropa,
kung saan kabilang ang Palawan. Hindi raw kasi makakatanggap ng emergency subsidy para sa second tranche ng Social Amelioration Program ang mga nakatanggap na noong unang tranche. Prioridad daw ng relief agad up ang mga lugar na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine noong Mayo 1 at sila rin ang makakatanggap ng second tranche ng emergency subsidy. Paglilinaw nila, ang mga waitlisted na sinumite ng LGU ang pagbabasehan ng mga mapapabilang sa karagdagang 5 milyong pamilyang makakatanggap ng ayuda sa buong bansa. Ang Social Amelioration Card form pa rin ang gagamitin upang masiguro na kwalipikado ang mga nasa waitlist at ibeberipika ito ng mga local CSWD. Artica Brestante, ABS-CBN News. Binago na po ngayon ng Puerto Princesa City Government ang oras ng curfew dito po sa lungsod. Ibig sabihin rin ito na pwede na rin mag-extend ng operasyon ng ilang mga establishmento. Nagpapatrol si Lynette Lacruz. Kasabay ng Extended Modified General Community Quarantine sa Puerto Princesa, binago na rin ang oras ng curfew. Kung dati ay alas 10 ng gabi ang simula, ngayon ay alas 12 na ng hating gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Base po yun sa inilabas sa atin ng order, no? At 12 p.m. at least kahit papano yung ibang establishmento ay magkaroon naman ng window, no? Na makapagbukas naman sila at matingnan natin ano patungo doon sa ating tinatawag na new normal. Samantala, nililinaw rin ng city government na extended na rin ang oras ng pagbubukas ng mga establishmento sa lungsod gaya ng mga mall, habang ang palengke ay magsisimula pa rin ng alas 5 ng madaling araw at maaaring magtapos ng alas 8 ng gabi. Wala na ring oras ng pamimili ng bawat barangay. Ibig sabihin ay malaya nang lumabas ng bahay ang mga tao sa oras na kailangan nila. Pero ang hiling lang ng city government ay ugaliin ang pagsusuot ng face mask kapag lalabas at laging observe ang physical distancing. So unti-unti nalalatag na natin sa normal, ano? Yun nga lang, ang kailangan pa rin sa mga establishmento, sa palengke, ipatapad pa rin yung physical or social distancing at itong pagsusuot ng face mask na napakahalaga pa rin, ano? At dito naman sa mga painuman, kailangan ganun pa rin, ano? Naka-physical distancing sila at kalahati ng seating capacity ng kanilang mga establishmento ang po pwede lamang nilang i-accommodate. Sa ngayon ay doble ingat pa rin ang ipinapayo ng mga kinauukulan sa mamamayan, lalo't hindi nakikita ang kalaban at wala pang lunas sa COVID-19. Lynette de la Cruz, ABS-CBN News. Nilinaw po ngayon ng DNR Taytay na nitong Marso pa sila nagahain ng notice to vacate sa mga pumeso sa timberland ng Malampaya sa Unprotected Landscape and Seascape dito po sa bayan ng Taytay. Nagpapatrol sa Diana Lab. Nilinaw ng DNR Senro Taytay na Marso pa sila naghain ng notice to vacate sa mga illegal na pumuesto sa timberland ng Malampaya Sound Protected Landscape and Seascape sa bayan ng Taytay. Isang business tycoon sa bansa ang nakabili ng lote sa lugar at nag-request ng lot certification mula sa DNR Senro. Nang inspeksyonin ng DNR, nakita na nakapagtayo na ng istruktura ang grupo sa parte ng lote na pasok na sa timberland. Kaya't Marso 12 ay nagbigay ang DNR ng notice to vacate sa grupo. May nabili kasi silang isang lote na may lot number. Pero yung lot number na yon ay hindi lahat yung hindi. Mayroon doon na sa loob ng timberland. So yung timberland na yon ay bawal yung maglagay ng instruction. So nagbigay ng instruction ang regional office na isiuhan sila ng notice to vacate. So naisiuhan natin siya nung naipadala natin nung March 12, no? Yung tropos office yung notice to vacate. May 18 ang sumulat si Felipe Valones, chieftain ng nagkakaisang tribo Tandulanon Barangay Pangkol sa DNR Senro Taytay ukol sa mga itinayong istruktura sa protected area ng Sichamaypa, Barangay Pangkol Taytay. May mga century-old trees din daw na pinutol.
Pinuntahan ito ng DNR noong Mayo 27 at napag-alamang parehong lugar ito sa naunang binabaan ng notice to vacate. Aminado ang DNR na hindi agad na follow-up ang nabigay na notice dahil sa ipinatupad na enhanced at general community quarantine. Starting na March 16 hanggang ngayon ay medyo hindi tayo ganong makagalaw, no? So mahirap ang sasakyan. Kilita lang kasi kami noong March saka April. So hindi talaga kami, wala kami taong na makagawa. So ngayon lang tayo mga June na medyo nakagalaw na ng kunti. Gayunman, kung hindi pa rin aalis ang grupo ay magbababa na sila ng second notice to vacate. Dahil protected area ang lugar, hindi ito maaaring pasukin nang walang clearance mula sa Protected Area Management Board ng Malampaya Sound. Paglabag rin ito sa Republic Act 11038 o ang Expanded National Integrated Protected Area System o INAIPAS Act of 2008 at Presidential Decree 705 o Forestry Code of the Philippines. Sa ngayon, wala pang natatanggap o inaprubahang application ng pambi ng Malampaya Sound mula sa mga pumesto sa lugar. Pero maaari rin daw kumuha ng tenurial instrument ang grupo, depende sa magiging pasya ng pambi. Nakadepende yan sa pambi dahil pambi kasi ang magbibigay ng clearance. Kung iapod ng pambi, ay wala naman kasi yun ang procedure. Kung iapod ng pambi, ang DNR ay isusunod lang yung proseso. So importante na magbigay ang clearance ang pambi. Patuloy naman ang gagawing monitoring ng DNR sa naturang lugar kung nasusunod ang inihain na notice to vacate. Habang aatasan naman ng grupo na pumwesto sa lugar na magsagawa dito ng rehabilitasyon. Diana Lat, ABS-CBN News. Sa kaugnay po na balita, hinamon po ngayon ng Environmental Legal Assistance Center ang DNR Taytay na sampahan ng kaso ang mga pumasok dito po sa Timberland sa Barangay Pangkol sa bayan ng Taytay dahil ito ang nararapat na gawin. Nagpapatrol si Diane Lam. Ikinatuwa ng Environmental Legal Assistance Center nang malaman na naghain na ng notice to vacate ang Department of Environment and Natural Resources sa grupong pumasok, pumutol ng puno at nagtayo ng istruktura sa lupang timberland sa Barangay Pangkol sa bayan ng Taytay. Ang itinuturong na sa likod ng pagpasok sa naturang lugar ay isang business tycoon sa Pilipinas. Pero para sa ELAC, hindi sapat na mahainan lang na notice to vacate ang naturang grupo. Sa halip, dapat umanong masampahan ito ng kaso. So ang ating hamon sa DNR, our challenge is to initiate action, to investigate, and file the appropriate cases. Kasi kung mahirap yan na nagkakainit, di ba? O nagputol ng bakawa, nagputol ng punong kahoy, madali makulong. Kung may isang grupo ng mahirap na nakita nag-illegally occupy, kakasuhan agad yan. Ang sinasabi natin, if the DNR can initiate action on these communities, because obviously they are poor and marginalized, sana ano din, magawa din yan regardless of who is at fault. Ayon sa DNR Senro Taytay, last resort na nila ang pagsasampa ng kaso at makikipag-ugnayan umano sila sa lokal na pamahalaan ng Taytay. Magre-request din daw sila ng demolition order mula sa LGU. Sa ngayon, walang ipinasang application at walang aprubadong application ng grupo para pumesto sa lugar mula sa Protected Area Management Board ng Malampaya Sound na namamahala sa lugar. Ngunit, kung maisipan ng grupo na mag-apply at gawing legal ang kanilang pagpuesto, ay maaari itong payagan kung papayagan ng pambi. Nakadepende yan sa pambi dahil pambi kasi ang magbibigay ng clearance. Kung iapod ng pambi, ay wala naman kasi yun ang procedure. Kung iapod ng pambi, ang DNR ay isusunod lang yung proseso. So, importante na magbibigay ang clearance ang pambi. Bagay na kinontra naman ng ELAC. Para kasi sa ELAC, kapag may paglabag ang isang grupo, dapat itong isaalang-alang ng pambi sa pagbibigay ng mga kaukulang papeles. Dapat sanang maisaalang-alang ng DNR at ng Protected Area Management Board na kapag ang isang tao ay nag-illegally encroach at illegally occupy na walang clearance from the Protected Area Management Board, tapos ancestral domain din ito, walang free and prior informed consent, malinaw na paglabag yun sa expanded NIPAS law, no? At saka sa IPLA law. So sana maging batayan nito at saka yung PD705 violations. So dahil sa mga paglabag ng at least na tatlong batas na yon, dapat magiging batayan nito sa DNR at sa Protected Area Management Board kung
may makatarungan ba, di ba? At may batayan ba para gawaran sila ng isang instrumentong legal. Marso nang unang ibigay ng DNR Senro Taytay ang notice to vacate sa grupo. Sa muling pag-inspeksyon nila sa lugar noong Mayo 27 ay nakitang hindi pa nabaklas ang ilang mga istruktura sa lugar. Oras na hindi pa rin ito tanggalin ay magbibigay ang DNR ng pangalawang notice to vacate sa grupo na pumuesto. Diana Lat, ABS-CBN News. Nilinaw po ngayon ng Department of Trade and Industry na hindi na kailangan magparehistro sa Bureau of Internal Revenue ng mga maliliit lamang na online sellers. Nagpapatrol sa Diana Lam. Nagtatrabaho noon bilang government employee si Ella, pero matapos na manganak, nagpasya siyang maging full-time mom. Yun nga lang, nabawasan ang buwan ng kita nilang mag-asawa. Kaya simula noong 2016 ay naisipan niya na mag-online business. Kasi simula nung nanganak ako, naisip ko mag-isip ng business, at as in small business lang, para at least makadagdag income, makahelp sa asawa ko. Siyempre, ang dami nating bayarin sa kuryente, tubig, upa ng bahay, you know. Tsaka maganda rin sa pag-online selling kasi nasa bahay ka lang, ma-full-time mo papag-aalaga ng anak mo, napapakain mo siya ng ikaw nag-aalaga, di ba? Kesa kuha ka pa ng katulong, ikaw na lang. At least nasa bahay ka, kumikita ka na, nababantayan mo pa yung anak mo. Kada buwan, nasa 800 hanggang 1,000 pesos lang umano ang kanyang average na kinikita. Kaya naman, nang malaman niyang kinakailangan ng magbayad ng tax ng mga online sellers tulad niya, ay nabahala siya. Small business ko lang, kailangan pa ng tax. Parang ang hirap kasi ang liit-liit lang ng tubo naming mga online seller sa pagbebenta online. Tapos kailangan pang papatawan pa ng tax. Parang ang hirap, 'di ba? June 10 ang inilabas sa publiko ng Bureau of Internal Revenue ang Revenue Memorandum Circular No. 60-2020. Nakasaad dito na ang lahat ng mga nagnenegosyo online ay dapat magparehistro at magbayad ng karampatang buwis. Dapat ay maiparehistro ang mga negosyo at kinita bago mag-July 31, 2020. Pero sa panayam sa teleradyo ni Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, nilinaw niya na hindi kasama sa kailangan magparehistro at magbayad ng buwis ang mga small-time online business owner tulad ni Ella. Hindi naman po sila kasama dito. Ibig sabihin, exempted po, lalo na yung mga kumikita lamang ng 250,000 a year. So yung income po yun, hindi po yun sales or renta, no? So, sabihin talagang excluded naman dito yung mga maliliit na negosyante. Pero nilinaw ng kalihim ang kahalagahan ng pagre-rehistro ng negosyo para sa proteksyon ng mga namimili. Balik, nililinaw po natin, una-una, ito po ay para sa kapakanan talaga ng mga online buyers din. Remember, just a few weeks ago, ang mga lumalabas na issue, yung mga online scams o kaya yung pagka may problema na sa mga binili nila, hindi mo na matrace yung mga nagbenta. So for traceability. So this is really for consumer protection. Bukod dito, ang pagpaparehistro rin ay makatutulong lalo na sa mga lumalagong negosyo. Ang talaga pong objective natin ay yung mga informal business ay eventually mag-register din sila. Kasi we also believe in the principle na kung gusto mo lumaki yung negosyo mo, ay kailangan talaga mag-register ka. Eventually, kailangan mo yan sa banko, sa mga iba-ibang pakikitungo mo. At pagka ikaw ay nagbebenta na sa mga major establishments, hahanapan ka rin ng resibo. So, dapat talaga registered ka. Ikinatuwa naman ni Ella ang impormasyon, lalo na ngayong maliit pa lang ang kanyang kinikita. Pero oras na lumago ang negosyo, handa rin naman daw siyang magparehistro. Siyempre, masaya kasi yung ano namin, yung tinutubo namin kahit maliit, maisisave pa namin at maiikot pa namin yung puhunan namin doon. Pero kung halimbawa naman na, 'di ba, lalaki yung aking income naman, why not magpa-register sa BIR? Eh syempre, kailangan naman natin talaga magbayad ng tax sa ating government at the same time makatulong tayo sa kanila. Ngayon pang pandemic, nauubusan ng funds ang gobyerno natin. Sa ngayon, ang mga maaaring magparehistro ng kanilang online business sa Bureau of Internal Revenue ay ang mga negosyanteng kumikita ng nasa 250,000 pesos o higit pa sa loob
ng isang taon. Diana Lat, ABS-CBN News. Dandang modified mufflers po ang pinison. Kaninang umaga ng Puerto Princesa City Traffic Management Office sa labas lamang po ng City Hall. Nagpapatrol Sir Rex Ruta. Inilera sa harap ng Puerto Princesa City Hall kaninang umaga ang mga daan-daang modified mufflers o tambucho. Mula ito sa mga pasaway umanong motorista na nagdudulot ng ingay sa kalsada. Hindi rin kasi natigil ang kanilang paninita at panghuhuli kahit pa nasa gitna ng pandemya ng COVID-19. Kung susumahin, nasa 655 piraso o katumbas ng mahigit 1.3 million pesos ang mga pinison ng mufflers. Upang hindi na pakinabangan pa muli, ano? At ito naman, naipon natin ano, sa pamamagitan ng panghuli ng city traffic, ng anti-crime, at ng ibang operatiba, no, maging ang ating kapulisan, pagtugon sa ating ordinansa na dito sa lungsod ng Puerto Princesa, bawal ang modified muffler. Ninanais lang rin daw ipakita ng CTMO ang transparency sa mga kumpiskadong tambucho kaya isinapubliko ang pagsira nito. Nakasaad kasi sa Ordinance No. 819 na mahigpit na ipinagbabawal ang mga maiingay na tunog ng tambucho sa loob ng Puerto Princesa. Pinapayagan naman daw na gumamit nito kung sa mga motor show lang at hihingi ng permit sa opisina ng CTMO. Ginagamit lamang ito, kukuha kayo ng permit sa aming tanggapan kung kayo ay nasa show, motor show o kayo ay nasa racetrack, po pwede naman, no? Hindi naman mahigpit ang batas. Pero kung ito ay ordinaryong gagamitin mo sa parang pang-araw-araw na nakakabulahaw na, yung ibang kasing rider, sarap na sarap sa tenga nila, pero hindi nila alam, nakakabulahaw na sila sa ibang mga mamamayan. Babala rin sa mga nagmamay-ari pa ng mga sasakyang may modified mufflers na may kaukulan itong multa na abot sa 5,000 piso. Kapag nahuli, kukumpiskahin ang tambucho at posible pang ma-impound ang motor at maaari pang makulong ng isang buwan kapag makatlong beses nang lumabag. Rex Ruta, ABS-CBN News. Kapamilya, isang ina po ngayon ang humihingi ng tulong para po sa gamutan ng kanyang anak na mayroon pong brain tumor at hydrocephalus. Lingkod Kapamilya report sa pagpapatrol ni Lynette La Cruz. Cabbage. Cat. Nag-iisang anak ni Princess ang ngayon ay 4 na taong gulang na si Shamara. Sa murang edad ay marunong na itong magbasa kaya proud na proud ang kanyang mga magulang. Carrots. Yun nga lang, unti-unting nanghina ang katawan ni Shamara at nahirapang maglakad. Dulas? Magdadalawang buwan nang nakaratay ngayon sa ospital ang bata matapos na madiskubreng may hydrocephalus at brain tumor. Tatlong beses po siyang inoperahan. Yung unang operasyon po, tinanggal po yung tumor sa ulo niya. At yung pangalawang operasyon po, yung stapler na tahi po sa ulo niya, nagkaroon po ng tagas dahil po nung unang operasyon niya ay nagwawala po siya at sobrang likot po. Nagluwag po yung stapler, kaya po tinahi po. Naoperahan na din po siya at ngayon po nagpapagaling na lang. At araw-araw naman po merong improvement. Sa kasalukuyan po siyang naka-NGT ngayon dahil po hindi niya pa kayang kumain sa bibig at hindi pa po siya makapagsalita ng maayos. Tatlong beses nang naoperahan si Shamara. Cancer survivor na rin ito. At nakikita ng ina na matatag ang kanyang anak kaya ginagawa niya ang lahat para makaligtas ito sa sakit. Para matustusan ang pangangailangan, nagbakasakali siya sa Puerto Princesa Barter Community para makipag-barter ng mangga at bagoong para sa stethoscope na gagamitin nila paglabas ng ospital. Malaki ang kaniyang pasasalamat dahil sa halip na barter ay umulan ng tulong para sa kaniyang anak. Yung iba po, nagbigay po ng prutas, ng gamot, at yung iba po, nagbigay ng pangarap ni Shamarang sandals. At yung iba po, nagbigay po ng pangarap niyang mermaid swimsuit para po sa birthday niya ngayon, June 26 po. Kaya po sobra-sobra po ang pasasalamat namin sa kanila.
Yung iba po, hindi na po tumatanggap ng mangga tsaka ng bago. Sabi po nila, barter na lang daw po sa iba. Pero dahil umabot na ng 600,000 pesos ang kanilang bill, hindi nila alam kung saan kukunin ang pambayad. Gusto sana ni Princess na makalabas na sila ng ospital bago ang ikalimang kaarawan ni Shamara sa June 26. Kaya nananawagan siya ng tulong. Nanawagan po ako sa may mga mabuting puso na sana po matulungan ninyo kami na maisettle po yung bayarin namin dito sa ospital. Sana po makauwi si Shamara bago po ang kanyang kaarawan ngayong June 26 po. Alam ko po mayroon pong pandemya ngayon pero sana po matulungan nyo kami. Bahala na po ang Panginoong Diyos magbalik sa inyo ng siksik, liglig at nag-umapaw na pagpapala po. Maraming salamat po. Sa mga nais naman na magpaabot ng tulong ay maaaring kontakin si Princess sa numerong 0948-715-6502 at 0977-368-8590 o kaya ay puntahan sila sa room 106, ground floor ng Cooperative Hospital. Maaari ring magpadala ng tulong sa remittance at bank accounts ng kaniyang ate. Naniniwala si Princess na marami pa rin ang may mabubuting puso na maaaring makatulong at kahit na ang maliliit na halaga ay maaaring mapagsama-sama para mapunan ang pangangailangan ng kanyang anak na si Shamara. Humihingi rin ng panalangin si Princess dahil naniniwala siyang wala nang hihigit pa sa kapangyarihan ng panalangin para sa mabilis na pagaling ng kanyang anak. Lynette de la Cruz, ABS-CBN News. Kapamilya-alamin naman po natin kung anong sasalitang kuyunon ang mag-ingat sa mga sakit sa pagpalit ng panahon. Yan po ating homework sa pagpapatrol ni Lynette de la Cruz. Opisyal nang pumasok ang panahon ng tag-ulan. Kasabay nito ay inaasahan na naman ang iba't ibang mga sakit gaya ng ubo, sipon at lagnat. Kaya pinag-iingat tayo ng mga eksperto. Ano naman sa salitang kuyunon ang mag-ingat sa mga sakit sa pagpalit ng panahon? Sa salitang kuyunon, ang mag-ingat sa mga sakit sa pagpalit ng panahon ay magamblig sa mga masakit sa pagsaylo iang timpo. Kapamilya, abangan ang iba pang salitang kuyunon na ating pag-aaralan sa homework. Lynette de la Cruz, ABS-CBN News. At yan ang kumuha ng mabaligtang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Patuloy po kami maglilingkod, kapamilya. Ako po si Jay Zabanala at kami ang inyong mapatrol na Pilipino hanggang bukas. Matamang salamat, Big Mike Gapon, Palawan.